Sa video natin ito ay titignan natin ang mga magagandang blocks ni Kai Sotto at ang mga inside plays na kung saan maganda naman ang ipinakita nito pagdating sa loob ng paint. At isa nga ito sa kalakasan na meron siya at kung magiging consistent ito at mas matatagpa ang kanyang katawan sa banggaan sa loob ng paint. At kung bibilis pa ito sa mga transition plays ay sigurado magiging formidable ang Ignite team sa mga laro ng mga ito sa NBA G League sa tulong na rin ni Kai Sotto. Bago natin ipagpatuloy ang detalye ng ating video ay huwag ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video ng channel natin. Sa mga nakalipas na laro ni Kai Sotto ay nakagawa ito ng mga magagandang blocks at magagandang laro sa opensa at depensa sa loob ng paint. At yan naman ang ilan sa i-feature natin sa videong ito. Hindi pa nga ganon kalakas si Kai Sotto noong nasa TSF pa ito, pero nagagawa nitong dumepensa ng maayos sa loob ng paint at ngayon sa training na ginawa nila sa NBA G League Ignite team ay mas lalo pa itong lumakas. Pagdating sa loob ng paint ay liyamado talaga ang mga matatangkad na players, papa-opensa o depensa, pero ang nagiging kahinaan ng mga ito ay sa transition dahil iilan din lang ang mga 7-footers na talagang mabilis sa takbuhan at makikita mo lamang ang mga players na ito sa NBA. Yan naman ang kailangan ma-develop ni Kai Sotto ang kanyang bilis para makasabay sa transition at para na rin hindi ito nahuhuli sa opensa at depensa. Lahat naman tayo ay alam na walang problema si Kai Sotto sa skills at basketball IQ dahil given na ito sa kanya, pero kulang ito sa strength at sa bilis. Pero kung mapapansin natin ay unti-unti na itong nag-i-improve sa tulong na rin ni Coach Brian Show. Update naman tayo dito kay Jalen Green na kahit isa siya sa projected na top 5 pick sa darating na 2021 NBA draft ay nagpapakita pa rin ito ng kagustuhan na mas lalo pang maging malakas sa paglalaro ng basketball. At ito naman ang nagustuhan ni Coach Brian Show at sinabi niya ito sa isang official interview. Araw-araw ng araw sa kanilang practice ay ganito palagi ang attitude ni Jalen Green at bibihira lamang ang mga ganitong klase ng players. Update naman tayo sa FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers at meron na nga rin tayong schedule at ang una nating makakalaban ay ang team ng Thailand sa November 26, pero ang problema natin ay ang kakulangan ng mga magagaling na players na maglalaro para sa ating national team dahil naglalaro pa ang mga ito sa PBA, pero sa tingin ko naman ay kung eliminated na ang mga ibang teams ay pwedeng makahabol ang ilang top players nila na qualified para maglaro sa ating national team dahil kailangan nating talunin ang Thailand para masigurado na makapasok tayo sa FIBA Asia Cup 2021. At kapag nagawa nating talunin ang Thailand sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers ay sigurado tayo na ang magiging top 2 sa group natin. Update naman tayo sa PBA at dalawang teams na lang ang walang talo, ang Talk and Text Tropang Giga at ang Barangay Ginebra Gin Kings. Maganda ang simula ng dalawang teams na ito at sila ang nagpapakita ng magandang resulta sa elimination rounds na ito. Maaga pa para sabihin kung sino talaga ang maghaharap sa finals. Pero mukhang ang dalawang teams na ito ang may pinakamalaki ang tsansa na makapasok sa semifinals at kung hindi makakapag-adjust ang ibang teams ay maaaring alin sa dalawang teams na ito ang magkampiyon sa PBA Season 45 All-Filipino Conference kapag nagtuloy-tuloy ang maganda nilang sistema sa laro at base na rin sa ipinapakita ng mga ito kada laro. Yan na muna para sa video natin ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.